Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 25, 2024. Tayo ay naka-live sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. At kanina po, nagsalita na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya daw po palalagpasin ang mga ganitong pagsasalita ng pagbabanta sa buhay. Siyempre, siya po ang tinutukoy doon, ang ating unang ginang at saka si Speaker Martin Romualdez. Pero meron pong sagot dyan, si Sara Duterte. E bago po natin puntahan yung mainit na sagot ni Sara Duterte kung saan ang lakas talaga mang gaslight mga tol. Ang sabi, ang pamilya Marcos daw po ang nagpapatay kay Benigno Aquino. Ano kayang masasabi by the way doon itong si Amy Marcos? Talagang Marcos yun ha? Kasama ka na dyan, Amy Marcos. Pero puntahan muna natin, ano po ba ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kanina? Pakinggan po natin ito mga tol. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Andino po ng pahayag yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kriminal na pagtatangka. Kasi mga tol, sa totoo lang, yung mga sinambit ni Sara Duterte sa live streaming, yun po talaga ay utak ng isang kriminal. Ipakita ko lamang po muli sa inyo, ano? Ang yugto na yan kung saan talagang harap-harapan sa publiko sinambit ni Sara Duterte na kanya pong ipapapatay ang Pangulo, ang asawa po nito at ang ating Speaker Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Utak kriminal lamang, mga tol. Tama si Pangulong Bongbong Marcos. Kriminal na pahayag ang ginawa na yan nitong si Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig kay PBBM. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na ito. Talaga naman, ano? Nililihis ni Tambalustay eh. Alam nyo, yung mga pangalang nakita natin, narinig, nabasa, sa hearing dyan po sa House of Representatives, mga chicheria eh. Isang restaurant, si Mary Grace. Tapos merong piatos, tempura. Tapos kinalaunan, meron pong Koy-Koy, Kokoy Villamin. Anyway, tapusin na muna natin ito pong pahayag ng ating Pangulo. Itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Yan ang hindi na-experience ni Sara Tambalustay. Hindi naging kongresista, nor naging senador. Kaya ang utak, sa totoo lang, tulad ng utak ng kanyang ama. Walang pagrespeto sa House of Representatives. Pero si Rodrigo Duterte pala, naging kongresista, no? At so nga lang, puro absent daw lang yung ginawa noon, parang yung anak niya si Pulong, diyan sa Kongreso.
Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri bilang isang bansa. Angeli Gustilo, naniwala ka naman sa naratibo ng mga sa bagay, DDS ka, no? Kaya DDS shit. Maniniwala ka talaga kasi ang dali niyong utuin eh. Kwentuhan lang kayo, pinagtangkaan kasi ang buhay ni Vice President Sara Duterte. We, kung merong pagtatangka, dapat matagal na natin nalaman yun. Ang linaw-linaw nga ng sinabi kanina sa press ko ng NBI, ng DOJ, walang anumang impormasyon na meron pong threat sa buhay ng Vice Presidente. Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas sa kabila ng mga pambabatikos na katuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon. Yan ang Pangulo. Ha? Marunong mag-obserba sa rule of law, sa due process. Hindi katulad ng mga Duterte. Sasabihin pa sa mga pulis, i-encourage nyo ang mga suspect na manlaban para mapatay nyo na yung mga yan at wala na siyang problema. Hindi ganun. Kung alam nyo ang sistema ng demokratikong bansa, dapat walang ganung pamamaraan sa gobyerno. Pero iba ang sistema ni Rodrigo Duterte. Kaya hindi dapat talaga masundan pa ng isa pang Duterte sa Malacanang. Otherwise, baka hindi lang 30,000 nakatao o Pilipino ang mga matay sa susunod na panahon. Eh mas malupit itong si Sara Duterte ngayon. Kitang-kita nga natin ang pag-uugali nito kung anong uri meron tayong bastos na Vice Presidente. Sino man ang tamaan. Kaya hindi... Oy, salamat kung yan vlog ah, sa iyong super sticker. Hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauulat ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ito naman ang sagot ni Pusit. Pakinggan po natin yung kani-kanina lamang na ambush interview sa kanya ng media. Okay. Hindi ko pa nababasa yung other statement. Pero pag nabasa ko na, maganda kami ng sagot. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Yabang ano? Hindi niya raw palalampasin. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung nakanino ang bola. Tingnan natin kung nakanino ang bola ngayon. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot. Ipapatawag kasi siya ng NBI ngayon, mga tol. Within 5 days, isusupwe na siya. Ngayon, ang sinasabi ng NBI, kung hindi siya dadalo, dahil matigas ang mukha nito, baka i-ignore niya lamang yung supwe na ng NBI, eh magpo-proceed ang NBI sa filing po ng criminal case laban po dito kay Sara Duterte at mga kasabwat po nito. Din sila sa mga tanong ko sa kanila. Pag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. This is the reason why we don't want to discuss confidential. Hey, ganyan lang ang dahilan nyo. No? Ay, pero tingnan natin kasi pinapatawag na ng Kongreso yung Colonel Nolasco. Tingnan natin kung anong ikakatwira nung. Kanina napakinggan natin sa hearing. Parang yung tauhan ni Pusit na special disbursing officer niya, parang phone lang sa chess. Di ba ang phone, imumove mo lang. Move. Wala kang magagawa. Kung phone ka, imumove ka lang eh. Wala kang power. No? Ganun na ganun yung nangyari doon sa SDO niya. Kasi sa huli, parang instrumento lang yung SDO tapos ang nagde-decide pala ng lahat-lahat yung Colonel Nolasco. At yon ang aalamin ngayon ng Kongreso sa mga susunod na pagkakataon
kung paano dinidisburse nung Nolasco yung napakalaking halaga po. Ang kada withdrawal is umaabot ng more than 30 million pesos. Ilang beses nag-withdraw, kung di tayo nagkakamali, tatlo yata yung SDO nitong si Pusit. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit-ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. We will wait for Colonel Nolasco. Expression, please. Ma'am? Or take it brief. Diyan set po na kung saan po kung saan yung magplano pagpapasin sa President kung paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mga kung ganyan criminal na pagkatang ay hindi dapat sinabas ang pass. Yan ay aking papalagang sabi ng President. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benito Aquino. O, paano ngayon yan? Amy Marcos, hanggang ngayon ba naman kakampi ka pa rin dito kay Sara Duterte? Di ba? Ang paniniwala ng maraming, ng lahat ng loyalista at ng mga PBBM supporter, hindi ang pamilya Marcos ang nagpapatay kay Benigno Aquino. Tapos ngayon, sinasabi sa harapan ng publiko nitong si Sara Duterte na kayo, pamilya Marcos, ang nagpapatay kay Benigno Aquino. Baka naman pwede mo namang sabihin dito sa kaibigan mong si Sara Duterte yung nararapat na talaga para sa isang Marcos. Eh kapag kakinampihan mo pa rin ito sa mga pahayag niya na ito. Sa bagay, concluded naman sa akin na hindi ka na iboboto eh. Ewan ko, itong mga manonood natin, sa GC kasi natin, meron pa rin naniniwala na strategiya raw ito ni Senator Amy Marcos. Mga tol, magising na kayo sa katotohanan. Hindi strategiya yan ni Senator Amy Marcos. Malinaw na matimbang talaga sa kanya ang Duterte kaysa sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, even sa kanyang pamilya. No? Nagagawa niya ngang bisitahin si Zuleika Lopez na hindi niya naman kaano-ano, naka-helicopter pa siya. Ayon doon sa napanood natin na balita. Eh, every weekend, nakikita ba natin nakasama siya ng kanyang ina? Hindi natin alam, ano? Baka naman palihim. Baka hindi niya lang sinasabi sa publiko, pero nakikita naman sila ng dating unang ginang. Pero malinaw sa atin, mga tol, na yung pahayag na ito ni Sara Duterte, kung ikaw matinukang miyembro ng pamilya, dapat tinutuligsa mo na ito. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, gawa-gawa niyo lang naman ngayon yan. Meron bang threat sa buhay ni Sara Duterte? Wala. Gawa-gawa lang nila ngayon kasi gusto niyang i-divert ang issue. Pinalalabas pa nga nila ngayon yung narrative ng DDS com team nila na meron daw pong aid itong si Sara Duterte na ibinigay ng Office of the President at tinangkang patayin siya. Kalukuhan. Kung merong ganong pagkakataon, dapat nabalita na noon pa yon. Dapat nag-ingay na ang mga DD sheets. Di ba common sense yun, mga tol? Imposibleng hindi mag-ingay ang mga DD sheets kung may mga ganong pagkakataon sa buhay nitong si Tambalustay Sara Duterte. What kind of country is this? Hindi ba aparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako... Pabiktim ka na naman.
Yun nga ang problema eh, kaya nakakapagsalita tuloy yung iba eh, katulad ni Katunying, nagsalita siya na garapal ang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno kasi bahagi ka ng gobyerno. At yung pagiging garapal ang korupsyon, kayo yun. Ano, hindi nyo maipaliwanag yung confidential funds eh. Po ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino. Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly, that is the... Kapal na mukha talaga. No? Sana yung mga ganyang kataga na isip mo sa panahon ng mga pinatay nung namumuno pa ang tatay ko. Nakakuha ba sila ng fairness? Diba hindi? Eh simple nga lang, buti nga ikaw, nakalaya ka pa eh. Eh yung isang ordinaryong teacher na nagbiro lamang sa X or Twitter nung panahon na yon, na ipapapatay niya raw si Rodrigo Duterte at magbabayad siya ng 50 million pesos, pinakulong ninyo eh. Kaya nga parang nagkaroon tuloy ng double standard eh, although sinasabi ng NBI as a form of courtesy, kaya hindi kanila inaaresto. Kasi ito mga tol yung nangyaring press con kanina eh. Ha? Tinanong dito si Director Jaime Santiago eh, bakit daw hindi pa inaaresto itong si Sara Duterte. Ang katwiran nila kasi vice-presidente ito kahit paano. Merong courtesy ang ibinibigay kaya ipapatawag na lang muna nila. Balikan po natin ang press briefing na ito kanina. Panoorin po. R. Marcos Jr. and First Lady Liza Marcos in light of the death threats against them. Law enforcement agencies are in close coordination while investigating this as it is a matter of national security. To discuss this matter... Ang linaw ah. Ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, it involves national security. Hindi naman kailangan nating maging abogado, hindi naman natin kailangan maging eksperto para maunawaan na ang presidente ang pinuno ng bansa, na kung anuman ang maaaring mangyari dyan, magkakaroon ng problema sa ating bansa, kaya national security concern yan. Tapos ikakatuwiran nitong si Sara Duterte doon sa naging sulat niya sa National Security Advisor na si Eduardo Anyo, hindi daw ito national security concern. Ang national security concern lang daw, ayon kay Tambalustay, ay ang sovereignty, ang population ng mga Pilipino, pero doon pa lang, sablay na siya eh. Kasi bakit? Hindi ba populasyon ng Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos? Eh, pinakamataas nga siya sa populasyon ng mga Pilipino dahil siya yung presidente ng Pilipinas eh. With us, we are joined by Undersecretary Jesse Andres, Prosecutor General Richard Anthony Fadulon, and National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Good afternoon, gentlemen. Go ahead, Undersecretary. Go ahead. Good afternoon, everyone. In the light of recent events, very alarming events, the government is taking action to protect our duly elected president. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind. Ayan, ha? Ginamit niya yung salitang as declared by a self-confessed mastermind. Sino ba yon? Si Sara Tambalustay. Tuloy natin. Will now face legal consequences. Okay, yan, ang pinakainahangad namin. Sana hindi lang sa salita yan. Sana, after due course, after your investigation, magresulta talaga ito sa kaso laban dito kay Tambalustay. Based on my safe footing with court cases, we do not expect fairness. Imagine mo saan ka nakahanap, na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Pinaliwanag na po sa atin ng komitiba kung ano ang kadahilanan, bakit
kinakailangang pasukin yung room nitong si Attorney Suleika, yung kanyang detention facility. Kasi kasalanan mo eh. Diba sa opening remarks nito pong si Congressman Chua, i-share ko po ulit sa inyo yung opening remarks niya kanina. House of Representatives. Tahan natin ito. Nag-opening remarks po dito si Congressman Chua at ipinaliwanag niya yung mga kadahilanan. O bagamat mahirap hanapin, ang haba kasi nito eh. Pero in particular, inulit niya yon. Kanino? Sa query nitong si Congressman Marco Beta. Kasi umi-epal si Marco Beta kanina eh. Sinasabi niya na wala daw pong due process, hindi daw po kinonsider yung totality of evidence at bigla na lamang daw pong sinight in contempt si Attorney Lopez. Hindi po totoo yun. Sapagkat simula po sa pagsasagawa ng hearing na yan, ayon kay Congressman Chua, naging evasive itong si Lopez at talagang nagsagawa po siya ng tinawag nilang undue interference doon po sa proceedings na isinasagawa po ng committee. At ayon na rin mismo kay Congressman Romeo Acop nung nag-eefal itong si Sara Duterte nang siya po'y nagtatanong na kay Fajarda, sabi niya, questionin niyo na lamang sa korte. Kasi hindi yung Congress ang proper forum for that. Kung sa tingin nila, ang karapatan nitong si Attorney Suleika Lopez ay nalalabag dahil hindi na ipagkaloob sa kanya ang due process at tinatawag nitong si Tambalustay na injustice, ang proper remedy is to file writ of certiorari sa ating Korte Suprema. Ano ba yung writ of certiorari? Ito po ay isang legal na remedyo na kine-question mo ang diskresyon ng isang ahensya, institution, or body or juridica or tribunal na yung kanilang ginagawa ay meron pong pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. At hindi mo pwedeng questionin yun mismo sa Kongreso. Ang makakapag-decide na doon kung may pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan ay ang Korte Suprema. Eh bakit ayaw ninyong iakyat sa Korte Suprema? Tapos itong si Attorney Sal Panelo, meron pang pahayag-pahayag kanina na nakita ko po sa balita na tinatawag niyang malabnaw daw po. Yan o, para sa akin, yung ginawa nila kay Suleika Lopez, I'm sorry to say, but yung ground nila na undue interference does not hold water. Malabnaw sa madaling paliwanag. O, bakit ayaw niyo iakyat sa Korte Suprema? Ganun lang kasimple yon. Iakyat niyo sa Korte Suprema, humingi kayo ng TRO para yung pagpapakulong ng Kongreso kay Attorney Lopez, mapigilan nyo. Pero ayaw nyo gawin. Bakit? Nagpapaawa kayo? Gusto nyo kasi ganito yung eksena? Ha? Na bago ilipat, kailangan may kamera? Pakita ko nga ulit sa inyo yun. Saan na banda yun? Kasi ganito yung eksena eh. Bago ilipat, kailangan may kamera. Nasaan ang kamera? Ha? Ito. Oh. Ayan ha. Ayan yung eksena. Sa eksena na yan, bago makalabas, kailangan may camera. Kasi, ganyan ang diskarte nyo, Tambalustay. Kailangan may paawa effect, pabiktima sa harapan ng publiko. Wala na, hindi na papatok yan. Hindi nyo na mauuto ang taong bayan. At majority ng Pilipino ngayon, except sa kulay ninyo na mga berde,
hindi na maniniwala sa inyo. Even ang mga Dilaw at Pink ngayon, kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos sa bagay na ito. Kasi alam nila, simple lang naman na kung mapapalitan si Pangulong Bongbong Marcos, isang Duterte ang papalit. At hindi nila papahintulutan yon. Dahil pagka nangyari yon, katulad nung binanggit natin kanina, mas masahul pa ang mangyayari kapag si Sara Duterte ang nanungkulan kumpara sa panunungkulan ng kanyang ama. And we are tapping our law enforcement agents to investigate on the whereabouts and the identity of this person and or persons who may be plotting against the president. With me this afternoon is the head of the National Bureau of Investigation, who has a primary jurisdiction to conduct an investigation whenever a threat to the presidency is made known. And we will... Dito, malinaw na napakinggan natin na ang merong primary jurisdiction to investigate all threats made against the president. Akala ko kasi nung una ang Presidential Security Command. Pero nililinaw po dito sa press conference na ito na ito po ay nasa ilalim po ng National Bureau of Investigation. Kaya aasahan po natin na sa mga susunod na araw, tingnan natin kung totohanin itong si Pusit, yung kanyang sinasabi na haharap siya sa NBI at sasagutin niya ang patawag nito. Maya, last of all, may extend yung detention ng I questioned it doon kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao? Dennis Vlogs. Top 1, pakisagot po ang tanong ko, please. Para alam ko, isasagot ko sa kakilala ko, nakakabusit na kasi siya. Sabi ng kakilala ko, wala daw pakialam ang House of Representatives sa CONFI. Hindi po totoo yan. Lahat po ng pondo ng gobyerno may pakialam ang House of Representatives. That is the power of the first. Ang busisiin kung paano ginagasta ang pondo ng bayan. At syempre, kung hindi pa naibibigay ang pondo ng bayan, ito ay ipinopropose pa lamang, busisiin kung paano to gagastahin. Kaya ganun lang kasimple, Dennis Vlogs. Hindi mo kinakailangan makipagtalo. Sabihin mo lang, basahin mo kung ano ang ibig sabihin ng power of the purse. No need to explain. Kung ang paniniwala kasi nung nagtatanong sa'yo, yun na, kahit paliwanagan mo yun, hindi rin maniniwala sa'yo. Isa lang ang sagot. Merong kapangyarihan ang Kongreso na magbusisi sa pondo ng bayan na ipinagkakatiwala natin kahit sa ang ahensya ng ating gobyerno. Dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi mo? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of AUSEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, appointing authority. Ang lakas mang gaslight nito, ano? Ang sinasabi ng kanyang mga tauhan, sino ba ang humingi ng resignation ng mga yan? Sino? Ikaw, Sara Duterte. Porkit ang pumirma ang Office of the President, ibabalik mo ngayon at iwas hugas kamay ka sa pagtatanggal sa kanila? Huwag kayong maniniwala dito. Napaka-sinungaling talaga nitong vice-presidente natin, mga tol. Ang AUSEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives, bakit tinanggap ni Pangulong Marcos? Ang lakas mambalik ng paninisi, no? Bakit tinanggap daw ni Pangulong Bongbong Marcos? Siyempre, tatanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw, head of agency ka, wala kang tiwala sa tauhan mo eh. At nagtitiwala si Pangulong Bongbong Marcos na kaya niyo siya pinapatanggal dahil dumaan na ito sa due process. Ay nako, anong uri ng vice presidente meron tayo? Attorney Rene Bueno, kailan po tayo makapagkita? Shoutout po sa inyo ha.
Gusto kong mabisita yung maganda yung opisina diyan sa Ortigas. Pag may panahon po, magme-message po ako sa inyo. Ano? Iyon ang isa sa malaking katanungan sa akin ngayon eh. Kung bakit ganitong uri may pag-uugali itong vice-presidente natin eh. Kung hindi nagsalita ang iyong mga tauhan na ikaw ang humiling na umalis sila. Di ba? Sino yung dating spokesperson ng Office of the President? Yung abogado na malaking tao na parang medyo semi-kalbo. Siya ang nagkonfirma. Sinabi mo raw, Sara Duterte, na wala na sa iyong tiwala, na wala ka ng tiwala doon sa tao. Kaya hinihiling na nila, hinihiling mo na ang pagbibitiw nila. Tapos ibabalik mo yung sisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag ganun! Huwag gawa-gawa ng issue porkit naiipit ka. Tingnan natin, hindi pa tapos ang hearing mga tol. Ha? Maya-maya, magtutuloy yun. Nasa plenaryo lamang ang mga kongresista dahil mayroong pagsasalitang gagawin. Ito pong si Speaker Martin Romualdez. Perhaps magpapahayag siya. Ako naniniwala ako na magsasalita na rin siya tungkol doon sa pagbabanta na ginawa nitong si Sara Duterte sa kanya. Ano? Saka sana magsalita rin si First Lady. Gusto kong magsalita si First Lady para kahit paano isang pribadong individual yung involved. Kasi private citizen si First Lady eh. At nasa kanya lahat ng karapatan para ipagtanggol ang kanyang reputasyon, ang kanyang kaligtasan, in general ang kanyang karapatan. Ano kaya ang masasabi ni First Lady Lisa Marcos? Oh, on that regard, huwag tayong magalit kay Katunying. Bakit? Kasi baka si Katunying lang ang makapag-interview sa kanya. Naalala ninyo yung interview ni Katunying nung nagsalita ng bad shot si First Lady kay Sara Duterte? Very rare na nagpapa-interview si Attorney Lisa. At tingin ko walang capable na ibang personalidad sa media maliban kay Anthony Taberna para marinig natin kung ano yung damdamin ni First Lady Lisa sa mga sinambit na yan ni Tambalustay. Okay, tuloy natin ang pakikinig dito kahit masakit sa tenga itong mga sinasabi nitong si Sara Duterte. Ang resignation ng mga USAC at ASIC na yun sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipenalize si USAC Lopez? Hindi ba dapat ang pinipenalize nila ang appointing authority? Mag-teting na yan. Pinipenalize ang appointing authority? Anong issue yun? Hindi ko talaga magets mga tol kung paano niya dinadivert yung issue. No? Ang usapin, confidential funds. At sa pagdinig na yan ng confidential funds, itong Siotamo, ay, sorry, sabi kasi ni Montulfo eh, mag-Siota daw kayo eh. Sabi ni Montulfo, hindi ako nagsabi nun ah. Eh, walang ginawa kung hindi i-evade ang mga question ng mga kongresista. Nagsisinungaling pa nga siya sa napakaraming pagkakataon. Ayaw na nga siyang paniwalaan eh, ng mga kongresista eh. And worse, gumawa siya ng mga hakbang para mag-interfere doon sa proceedings na ginagawa ng committee. Anong ine-expect mo sa mga yan? Hindi a-aksyon. At yung kanilang aksyon, legal. Ilang beses na ipaliwanag sa atin ng mga vlogger na abogado. Napakinggan ko rin kay Attorney Rene Bueno. Napakinggan ko rin doon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Napakinggan ko rin kay Attorney Claire Castro. Napagkwentuhan din namin ng kaibigan kong abogado. Oh, lahat iisang paliwanag. Umaayon sa kapangyarihan ng House of Representatives kung bakit nagkakaganito ngayon ang sitwasyon ninyo. At kung meron talaga kayong sa piling ninyo
agrabyado kayo sa mga sinasabi mo dito, kawalan ng hustisya, hindi fair ang nangyayari. Bilang isang abogada, and baka soon mawala na yung pagiging abogada mo, ha? Umakit kayo sa Korte Suprema. Ganun lang po yun. Bakit ninyo ibabalik, ibabato? Hindi ibabalik, bakit nyo ililihis at ibabato yung sisi kay Pangulong Bongbong Marcos? E ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito, Sara Duterte. Tapos, nabanggit ko na baka malapit nang mawala ang pagiging abogado nitong si Sara Duterte kasi dito sa press conference na ito, tinanong din sila kung may posibilidad ba na mapadisbar sa pamamagitan ng mga statement niya itong si Sara Duterte. Pero prior to that, napakinggan ko rin doon kay Attorney Canyosa, yung binanggit natin former president ng IBF, na nilabag nitong si Sara Duterte yung canon rules nilang mga abogado. Partikular yung pagsasalita ng mga hindi akma, ang pagmumura sa harapan ng publiko, marami na raw diyang naparusahan. Tapos, yung pag-commit niya ng criminal act or statement na yon sa harapan po ng publiko. Sabi ng NBI, meron na silang mga unang isinagawa. Ang unang-unang isinagawa nila is to determine whether the video is authenticated, whether the video is not deepfake or gawa-gawa lamang. Ayon sa kanila, ito talaga ay authentic at kinausap na nila ang Facebook para i-preserve yung video na yon at magamit nila for future reference. Salamat, Julie Merano, ha, sa inyo pong super sticker. Okay, balik tayo. Dito kay Tambalustay. Sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Kasi dapat pa pala tayo. Pero pagdating natin sa UDP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo ipipenalize ang tao bumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Kung ayaw mong ipenalize si chief of staff mo na si Juliet, eh di ikaw yung umako. Utos mo nga raw yun, sabi ni Zuleika Lopez, di ba? Pero siya yung nakapirma dun eh. Anong gusto mong gawin ng Kongreso? Umatak ng Juan de la Cruz at sila yung papanagutin? Merong command responsibility. No, although malawak ang command responsibility, pero simple lang din, bilang isang abogada, hindi ka naman siguro pipirma kung hindi mo alam kung ano yung nilalaman ng pinipirmahan mo, kung ano yung maaaring maging legal na consequences nito. Pero pinili ni Zuleika na pirmahan iyon kahit hindi siya ang gumawa nun. The mere fact na kahit hindi siya ang gumawa nun, nilagay niya ang pirma doon, may pananagutan siya. Ano yun? Porkit sinasabi lang nung girlfriend mo, I'm sorry. Ha? Hindi, magkaibigan naman talaga sila eh. Hindi naman siguro mali na sabihin kong girlfriend niya yun dahil sabi niya nga, ninang, nag-iisang ninang ng kanyang anak. Magkaibigan talaga sila. Girlfriend. Di ba? Porkit sinasabi niya na wala siyang alam, porkit sinasabi niya na wala siyang pananagutan, hindi na siya pwedeng managot, hindi pwede yun. Yan ang i-argue ninyo sa korte. Yang sinasabi mo, Tambalustay, sa harapan ng media, gamitin yung arguments yan sa korte. At tingnan natin kung paniniwalaan kayo ng Korte Suprema. Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Kapal na mukha nito magsalita ng apparently di nila alam ang batas. Eh ako nga, di ako abogado, pero yung sinasabi mong attempted homicide, maling-mali yun eh.
attempted homicide daw yung ginawa kay Suleika Lopez. Tapos ano ang elementong sinasabi niya? Dahil daw natitreaten yung buhay nitong si Suleika Lopez. Nag-aral ka ba talaga nung ikaw ay estudyante ng criminal law? Hindi kasi ako, pero kung abogado ako mga tol, hindi rin ako pwede magsalita ng mga ganito. Ayun naman ang advantage natin. Ano? Kasi kung katulad ako ni Attorney Rene Bueno, isang abogado, ni Attorney Claire, isang abogado, itong mga sinasabi ko mga tol, bawal to. Malalagay sa alanganin yung legal profession. Pero ako kasi criminologist lamang ako eh. At I don't care kung tanggalin nila ako ng lisensya ng pagiging criminologist. After all, I am not practicing anymore eh. Ah, vlogger na ako eh. Walang mawawala sa akin kahit matanggalan ako ng lisensya bilang criminologist. Ah, yun ang advantage natin. Kaya kong magsalita rito ng mga bobo kayong mga DD sheets kayo. Mga tanga kayong mga DD sheets kayo. Pero pagka abogado ka, ingat-ingat. Baka matulad ka kay Attorney Larry Gadon. Balik tayo dito. Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Ito. Yung ganitong statement, hindi dapat ito sinasabi ng abogado. Kasi, officer of the court ka. Dapat ikaw yung unang-unang taong magtitiwala sa sistema ng hustisya sa bansa. Tapos sasabihin mo ito sa harapan ng publiko? Wala kang tiwala sa korte? Sa mga ginagawa sa amin, mismo committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas. Kahit ako, hindi ako makalabas, basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Hindi talaga abogada, mga tol. Sabi mo nga, tama ba yun? Ibig sabihin, mali sa paniniwala mo. At kung mali sa paniniwala mo, korte ang magtatama dito. You remember, mga tol, si governor ng Isabela ba yun or Cagayan? Sino yung governor na ipinakulong ng House of Representatives? Governor Mamba? Is it Governor Mamba? Ano? Pakicorrect nyo ako kung mali yung pagkakaalala ko. Kinontempt ito ng House of Representatives. Ano ang ginawa ng kampo ni Governor? Nag-file kagad sila ng writ of certiorari sa Korte Suprema and humingi kagad sila ng TRO. Granted ito ng Korte Suprema. Walang magawa ang House of Representatives kung hindi tumalima sa kautusan ng Korte Suprema. Bakit ayaw niyong gawin yun? Kung sa tingin niyo, mali ang ginagawa sa inyo. Ano kayo, magpapaawa nilang patuloy sa publiko? Hoping na kumatig sa inyo ang taong bayan? Then, kung ganyan ang gusto niyong gawin, sige magpatuloy kayo. Pero, isa lang ang masisigurado namin. Hindi niyo magagawa ang kinapupuutan ninyong people power. Ang kakapal ng mga pagmumuka ng mga tao na ito eh. Nung sila'y nasa posisyon, nilalait-lait nila ang people power eh. Di ba? Kung paano nila laitin ang people power. Ako wala akong pakialam doon. Kasi ngayon lang naman ako na-involve sa politika eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, PBBM supporter ako eh. Hindi ako loyalista eh. Wala akong pakialam sa nakaraan. Kung ano ang kasalukuyan at hinaharap, yun ang tinitingnan ko. Pero itong mga to, grabe kung paano nila lait-laitin yung people power. Tapos kayo ngayon, ginagamit nyo ang salitang EDSA? Mag-people power tayo sa EDSA? Wala ba kayong mga delikadesa? O pero sa kabila ng mga panawagan nyo na yan, may nakikinig ba sa inyo? Wala. Kung meron man, mangilan-ngilan lamang. At kayo yon mga berde ang utak.
kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Galing mo naman. House of Representatives pa ang sinasabihan mo nang hindi nila alam ang batas? Eh ikaw, Sara Duterte, sa tingin mo ba kung alam mo ang batas, magpipresenta ka ba na maging abogado ng iyong Juliet? Kasi yung sinabi mo na yon, I do not know kung product lang ng emotion yun. Ha? Kawalan yon ng kaalaman sa batas eh. Ako nga, hindi ako abogado. Sabi nga ni Director Jaime Santiago, ang dating judge, as a general rule, hindi naman natin kailangan malaman talaga yung specific provisions eh, sa ating konstitusyon. Pero, kung tayo yung nag-iisip lamang ng tama, iisipin kagad natin yung ganito eh. As a general rule, kapag ka public officer ka, bawal kang mag-engage sa other profession. Except as provided sa ating konstitusyon o sa ating batas. Ayun yung exception. Pero specifically, vice presidente ka eh, tapos abogado ka, dapat alam mo yun. Tinuro sa atin ni Atty. Rene Bueno, tinuro sa atin ni Atty. Claire Castro, itinuro sa atin ng kung sino-sinong mga abogado sa internet. Nakalagay sa provision ng ating executive branch of the government na ang vice presidente, ayon sa saligang batas po ito, ha, ang vice presidente ay hindi dapat mag-engage sa anumang profession. Ikaw, abogado ka, hindi ka pwedeng mag-engage to other profession dahil vice presidente ka. At specifically, bilang abogado na lamang, kahit hindi ka vice presidente, hindi ka pa rin pwedeng mag-represent as lawyer ni Atty. Zuleika dahil ang opisina mo mismo ang involved, ang iniimbestigahan. Merong conflict of interest. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lang muna tayo. At nagsasalita na po si Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin. ...of the people's will and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang-kalang sa taumbayan ng ating pinaglilingkuran. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration.
Together, we will continue to advance reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that of old our democracy. Let us stay focused, steadfast, and committed. Alam mo, Rinel Cruz, tama ka eh. Ay, saan ba yun? Ha? Hindi pala. Hindi si Rinel Cruz. Magkakamali pa ako ng pagbasa. Ikaw, Freddy. Tama ka. May tama ang utak mo. Talamak ang korupsyon dahil kay Sara Duterte. Kung walang Sara Duterte na vice-presidente ng Pilipinas, hindi ganun katalamak ang korupsyon sa administrasyon ngayon. Bahagi siya ng administrasyon eh. Bahagi siya ng gobyerno eh. Oh, pag wala na si Sara Duterte, Freddy, mababawasan ang korupsyon. Talamak ang korupsyon dahil kay Sara Duterte. To the great job we are doing, it is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you and may God bless the Philippines. Mabuhay Kongreso! Mabuhay kamayong Pilipino! Tingnan natin kung hanggang saan ka, Sara Duterte, ha? Yung tapang mo, tingnan natin kung hanggang saan. Meron akong nabasang isang kakamping eh. But generally, I agree. Pero syempre, masakit din para sa mga loyalista yung sinasabi niya. Pero sa isang punto, nabasa ko lang naman ito. Sa isang punto, meron siyang tinutukoy dito eh. Pero ayokong paniwalaan ito. Babasahin ko lamang, nasa sa inyo kung paniniwalaan ninyo. Sumagot na si BBM against Sara's threats and curses. Sara Duterte and the Dutertes are politically dead. O, doon ako nag-agree sa kanya. But the rest, ayoko nang basahin kasi utak dilaw eh. No? Pinalalabas niya pa na yung pagkakaroon ng mga kontrobersiya kay Binay nung mga panahon iyon ay gawain daw ng mga Marcos. Hindi ko naniniwala doon. Kung meron mang gumawa ng issue kay Binay, hindi mga Marcos. Mga Aquino yon. Bakit? Ipinosisyon nila si Lenny Robredo eh. Anyway, yan naman ay between my thinking and itong kay Jesus Palsis. Pero, kalimutan na natin yon hanggat maaari. Ano, nandito tayo ngayon para sa bansa at sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating pamilya in particular. Tayo bilang pula, kayo dilaw, pink, magkaisa tayo pag ang pinag-uusapan mga Duterte. Maglaban-laban tayo sa politika sa darating na May 2025 at saka sa 2028. But in the meantime, mag-joint force tayo. Hindi pwedeng manaig ang kasamaan at kadiliman na pinangungunahan ng mga Duterte. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanya-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino
na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng Bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang Bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumpat. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang Bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakan pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang Bagong Pilipinas kung walang Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas!